So eto, since marami nagre-request sa atin kung saan kayo makakabili ng reposes na Kawasaki Bajaj RE100. So nandito nga tayo sa warehouse nila ng Motor Central. So eto, magsimula tayo dito sa color white sa mga naghahanap ng Kawasaki Bajaj RE200 na color white. So eto yung sample computation ng mga ganitong vehicle nila. So ang bentahan nila rito ng cash basis ay naglalaro ng nasa 105,000. Tapos ang good news nga rito, kung gusto maghulugan, pwedeng-pwede yan. Minimum down payment nila para sa ganitong unit ay nasa 5,000 pesos. Ayan yung itsura. Tapos ayun nga, payable siya ng 24 months hanggang 48 months. So itong 48 months na lang yung sasabihin natin, na since kita na rin naman sa video itong computation ng 24 at 36. So yung maximum payment term nga nila, 48 months. Magmamonthly ka ng nasa 3,610 pesos sa ganitong unit. Ayan yung itsura niya. So sa condition nito, mga RE200 nila na Bajaj, lahat po yan mga running condition. So ang gagawin mo na lang, pupunta ka na lang dito, it's either ikakash mo siya or maghuhulugan kayo, tapos kapag ka-approve ka, pwede mo nang ilabas yan, pwede mo nang ibiyahe, kasi ayun nga, mga running condition yan. Tapos dito naman tayo sa color green, ayan, meron pa rin sila rito. Eto yung presyo nito, ganun din, nasa 105,000 yung cash price, down payment 5,000. Monthly for 48 months, naglalaro ng nasa 3,610 pesos. Ayan, meron ka ng pang service, pang daily, pang business. Ayan, Kawasaki Bajaj RE200, color green siya. So, itong color yellow nila, ganun din yung bentahan, nasa 105K uli, 5,000 down payment. Monthly for 48 months, naglalaro siya ng nasa 3,610. Ayan, may makukuha ng color yellow na Bajaj RE na 200. So ito yung mga ganitong unit kasi ngayon talagang napapadalas mo na siya makikita sa kalye, kasi naging in demand na nga siya dito sa atin. Tapos dito meron silang color red. Etong color red naman, nagre-range ng nasa 105,000. So ganun pa rin. Tapos down payment 5,000. Monthly for 48 months, nasa 3,610. Tapos eto pala mga paps, kung mapapansin nyo, meron sila ritong sinusulat na papel. Eto yung mga ginawang maintenance para dito sa unit na to, para sigurado ka nga na gas and go na lang. Baga pupunta ka nga lang dito and then pagasan mo and then pwede mo nang iuwi, eh, no? Speedo cable, pinalitan, tune up, tapos ayan nga, oil filter, pinalitan. So ayan, okay lang lang, oh. August 14 lang, so halos bagong refresh pa lang tong Bajaj RE nila na color red, eh, no? So ito talagang bibihira ka makakita ng ganitong warehouse na talagang puro ganito lang yung laman na reposes. Kasi normally nakikita ko to sa mga kasa, mga brand nyo lang yung meron, eh. Tapos dito, ganun pa rin, nasa 105,000 yung bentahan, 5,000 down payment, monthly for 48 months, nasa 3,610 pesos, ayan, no? Eto, okay na pambiyahe, may mga reflectorized, tapos meron pa siya mga sticker dito, ayan, no? So nasa sa inyo naman yun, kung gusto mong tanggalin niya once na binili mo to, or in-applyan mo, pag na-approve ka, syempre, nasa sa inyo yun kung anong gusto mong gawin sa unit. Tapos dito, meron ulit color yellow. Ayan, no? So, sa ganitong yellow, ganun pa rin. 105,000 cash, 5,000 down payment, monthly for 48 months, nasa 3,600. Ito, dual seat, tapos ano to, bony repair. Hindi ko lang alam kung ano tawag dito, eh. Bagong palit siya ng battery, tsaka stoplight, side mirror, hood, ayan, complete. So, ito, gas and go na lang talaga, eh, no? So, sa mga ganitong unit, ha, sa mga hindi nakakaalam, mga 200cc po yan. Na manual to, no sir, no? Oh, manual tsaka FI na rin yan mga yan, kaya siguradong tipid na rin sa gasolina. Tapos dito, ayan, meron itong isang to, medyo may pagka ano siya, tie lock, marami siyang tie lock na sticker. Tapos ito, may prangkisa pa, eh, no? So ito ang maganda nga rito mga paps, yun pala hindi ko nasabi kanina, kung sakaling yung unit na makuha nyo ay expire, i-register nyo lang, tapos itabi nyo yung resibo, ili-liquidate nila, ibabalik nila sa yung 1,500 pesos na nagastos mo sa pag-registro. So ang maganda, di ba mga paps, hindi mo shoulder yung buong registration fee. Kumbaga kahit papano, meron din silang hati. Tapos dito, meron uli rito, color white naman, this one, nasa 105,000 pesos yung bentahan. Down payment, ganun pa rin, nasa 5,000 pesos. And then ang monthly niya, ganun din, nasa 3,610. So hindi lang ito mga paps, hanggang dun sa likod, kaya lang medyo madilim doon, kaya ito na lang sa harap pinasadahan natin. Pero pagka pumunta naman kayo dito, kontakin nyo lang yan si Sir James para ma-assist kayo dito sa mismong bodega nila, kasi ito mga paps, sinasarado to, eh, no? Kumbaga pagka walang titingin, sinasarado to, nandun sila sa branch nila sa kabila,
Kaya dapat kontakin niyo muna sila bago kayo makapunta dito sa bodega nila. Tapos dito mayroong color white, ito. Bagong ano lang din, tune up. Ayun, bagong palit battery, tail light, handle grip. Lahat halos pinalitan, ayun, pati yung gulong niyo pinalitan ng dalawang bago. Ayun, no. Napaka-solid pa rin ng mga tread niya. Tapos dito mayroong color blue. Kaya lang ito, walang presyo eh. So inquire nyo lang sa contact number nila ha. Sir, saan yung mga bago dito? Sir, meron din lang po dito, mga bago po. May mga pang negosyo po, kabuhayan. So ayun, may mga pang kabuhayan din pala rito. Ah! Ito yung parang ano na siya. Parang mini close van na yung datingan dito sa bandang dulo. Kaya lang ito mga brand new, no sir? Ah, second hand din. So ito yung mga ready business talaga na second hand nila. Para na siyang close van, eh no? Yung body niya dito sa likod talagang sarado na. Kumbaga kung magde-deliver ka, safe na no sir? So, para po dito namin magtitinda ng mga pagkain. Ayan, mga shumai, mga frozen goods, ayan, pwedeng-pwede na. Literal na pang business. So ito yung sample bentahan naman ng ganito. Yung parang close van na galawan na siya. Nasa 151,000 yung bentahan. Tapos ganun pa rin good news. Down payment hindi lumaki, 5,000 lang din. Tapos monthly niya for 48 months medyo tumaas lang kasi nga syempre yun, mayroon ng body yung likod niya. Nasa 5,285 monthly installment niya for 48 months. Tapos ito may computation pa sila rito, ayan, no? So hindi ko lang alam kung para saan tong computation na to. Ayan yung itsura. Ito yung itsura niya mga paps. Baja RA na 200 na literal na pang business talaga. Talagang business ready. Hindi lang ito, meron pa sila ritong color blue naman. Ito. So itong isa, mga walang nakalagay na pangalan. Siguro kung bibilihin mo to, ikaw na lang mag-design kung anong pangalan ng business mo. Kasi ayan, no? Plain lang yung body niya. Kumbaga ikaw na nga, pagkabinili mo to, pinturahan na lang kung anong ipapangalan mo sa business mo. So presyon ng ganito, nasa 168K, 5,000 down payment. Tapos 5.8 naman month installment niya. Ayan yung itsura. 3-wheeler pa rin. Maganda nga, gaya na sinabi natin kanina. Yung mga ganitong vehicle, lahat pala ito mga FI version na kaya sigurado matipid na rin sa gasolina. Itong color green, nasa 176,000, 5,000 down payment. 6,153 naman sa monthly installment niya. Tapos dito, meron pang color white. So mga ganyang business yung pwede nyong gawin para dito sa mga ganitong klaseng vehicle. Tapos dito, meron pa rito, ano, senior kwek-kwek. O ito, sa mga street foods, ayan, pwede nyo rin itong gamitin. Itong isa na to, napakaangas na itsura niya. Ito yung itsura ng loob ng RE200 nila. Itong isa na to, baba pa na natakbo. Nasa 7,694 lang. So, ayan mga papsa, kontakin nyo lang si Sir James or si Ma'am Net regarding dito para kung sakaling gusto nyo bumisita dito sa bodega nila, makapunta kayo. So, kasama natin ngayon si Sir James. Siya yung in-charge dito sa mga repossessed vehicle na ganito. Sir, question lang, paano po ba sila makakuha ng cash basis or installment basis na Kawasaki Baja RA200 dito? Sir, sa una po muna, pupunta po muna po tayo sa segunda man of main branch po sa Parian po, Parian, Calamba, Laguna. Sa likod po ng Yamaha branch po, Motor Central, sa baba lang po. Para po ma-access po, assist po natin yung mga kukuha po or mag-avail po ng cash or installment po ng RA. Yun. So, ganun lang. Sir, tanong na lang sir, sakaling kukuha sila ng installment basis, ano po ba yung mga requirements na kailangan nilang dalhin? Yung po mga requirements lang po is simply lang po mga 2x2 picture po, valid ID po, license, or secondly po is EDI government ID, and kaya yung pong bill, proof of billing po natin, syempre Maralco bill or water bill po, proof of income po, payslip or COE, or kung ano naman po nagmamasado, tricycle driver, pwede po TODA certificate or prangkisa po. Yo. So, ayun lang mga paps yung requirements nila kung gusto nyo kumuha rito ng installment basis.